Ang tagal na po nating iniintindi yung labanan ng mga Marcos, anti-Marcos, Aquino, anti-Aquino. Napakatagal na po, dekada na po. Ano po ba nangyari sa Pilipinas? Focus po tayo kay Duterte. Ano ba nagawa ni Duterte? Nagustuhan mo ba yung ginawa ni Duterte sa atin? Kahit ibalik niyo po yung Marcos, Aquino, sino mas magaling, wala pong katuturan dyan. Ito po ang kasalukuyan natin. Ako kasi ang bilis ko mag-move on. Hindi, wala. Ayaw kong patali po dyan sa mga walang katuturan na debate tungkol sa sino mas magaling, yung mga Aquino ba o Marcos ba. Ngayon po ang pag-uusapan natin. No? Duterte po ang Pangulo ngayon. Gusto nyo ba yung ginawa ni Duterte? Kung gusto nyo, iboto nyo yung magtutuloy niyan. Sino po ang magtutuloy niyan? Yung i-endorso ni Pangulong Duterte. Si Bongo ang magtutuloy niyan. Eh kung hindi natatakbo, meron pa rin pong i-endorso. Yun po ang iboboto ko. Kulto ako. Para wala po akong problema. Pangatlo ko na po, apat na ngayon, pang-apat na hinihintay ko. Pag aatras pa si Bongo, pang-apat na na Pangulo ko ito ngayon. Hindi po ako babago-bago. Solid nga ako eh. Kulto ako eh. O, yun lang po yun. Walang kakwentas kusi mo, namumuliti ka, tapos inutil siya sa Department of Energy. Yan ang sabi ni Pan. Pero ang tanong ko sa'yo, Pan, siguro naman matagal ka ng tao. No? Ngayon ba nararanasan ba natin yung mga malawakang brownout katulad ng mga nagdaang panahon? Matanong lang kita, sabi mo kasi walang silbi. Inutil pala. Sabi mo inutil. Tanungin lang kita, Pan, naranasan ba ng Pilipinas ngayon? Ang daming sakuna na dumaan, ang daming bagyo, nasa pandemya tayo. Nararanasan mo ba yung araw-araw na brownout o mayat-mayang brownout? Ganun, yan ang definition mo ng inutil. E inutil si Kusi, kasi wala tayong brownout eh. Yun lang po. Noong araw, eto lang, etong nagdaang administrasyon lang. Kada meron pong, kada tag-init, may mababalitaan tayo tripping. O kaya nga ang joke ko nga nun, eh pinagtitripan lang yata tayo yung mga lintik na mga napukor na yan at saka Meralco. Tripping ng tripping. May narinig pa po ba kayo na nagtitripping ngayon? Yun po yung sinasabi ko sa inyo eh. Bago po kayo magsalita na inutil yung tao, tanungin nyo muna yung sarili nyo kung naranasan nyo ba yung panahon na araw-araw may brownout. Pag bumagyo ng konti, brownout talaga. Dahil pag bagyo, naapektuhan yung kuryente. Pag tag-init, nagtitripping. Tanungin ko lang po kayo, tapatan po tayo. Sabi mo inutil eh. Hindi naman tumatakbo yan. Sinasabi mo na namumuliti ka, hindi naman siya kandidato. Dapat po, bago natin akusahan yung mga tao, marami na po nagsabi na inutil si Pangulong Duterte. Nasa linya ka nun eh. Ha? Isa yung linya nyo eh, na inutil yung mga... Kung inutil pa po sa inyo yung mga tauhan ni Pangulong Duterte, ganyan na kaganda yung serbisyo. Hindi ko po alam. Siguro nung panahon ni Pinoy, ano sa inyo? Paraiso ba yun? Eh yun po yung sinundan natin eh. Wala po kayo ibang pagkukumparahan. Ang immediate na sinundan ni Pangulong Duterte si Pinoy. Matino po ba yung kuryente natin nun? Para tawagin nating inutil yung mga namamahala ng kuryente ngayon? Dapat po, dito po, hindi po rito ano, hindi po pambobong channel to. Nauuuhan ko kayo ng ganyan. Ang sabi ko nga sa inyo, ano naranasan natin? Pag sinabi niyong palpak yung war on drugs, totoo ba yan? Talaga bang laghanap pa rin ngayon? Yung as in, katulad nung panahon ni Pinoy? Hindi po tayo press people dito. Nagsusuri po tayo ng mga katotohanan dito. Okay. Ayan po ang pagiging kulto ko. Hindi ako kulto na hindi ko kayang ipagtanggol si Pangulong Duterte. Kaya ako naging kulto, ngayon ko lang naranasan to. Dumanas po kami araw-araw. Ewan ko kung tao ka na noong mga panahon na yun.
Dinanas po namin yan. Araw-araw brownout. Pag may mga tag-init, tripping ang tawag, bigla magba-brownout. Pag umulan, brownout din. Ngayon po, nagkakaroon po ng brownout kasi ina-upgrade yung mga ano. Pero may pasabi. Okay. Mag ano po tayo. Tama na yung mga pang-insulto ninyo sa aming ano, sa aming pangulo at sa mga tauhan niya. Walang kasing galing ng team na ito. Galit lang kay Keduke. Ang ganda po ng nangyari ngayon. Pagbabakuna natin, ang ganda po ng resulta. Eh, buti sana kung galing tayo sa napakatinong pamahalaan.